Haba ng prosesyon. Guys, natapos na din itong bahay na ito. Akala ko mabinta ko papatikid ni ko dito sa bahay na ito. Ngayon sa wakas, finally natapos na din. And syempre, after ko may pakita sa pamilya ko, syempre sila muna yung unang makakakita, mga kulot ko, and then mga pamilya ko, and then of course, kayo na ang next. So ngayon, samahan niyo ako sa isang napakahabang house tour. Hahabaan natin ng konti. Kasi minsan nung naman tayo makapag house tour, guys, pag bigyan nyo ng inyong ano ay, madam na tindera. So, finally, after like 2 months, since January, yung preparation sa bahay na to, finally natapos na din. Marami pa rin kulang, pero at least it already feels like home. Ayun. And yes, sa lahat ng mga nag-irok-irok sa akin, guys, huyo kayo ngayon na, kay may sopa na ako dito, oh. Ayan. So anyway, let's go inside. And I cannot wait to share with you guys how happy and grateful I am to be able to finally sit in my 100,000 sofa. Ating guys. Oy, joke lang nga, baka maniwala kayo, hindi to 100,000, guys, mura lang yung sofa ko. Of course, shout out nga pala sa aking interior designer na si Miss Ann. Maraming salamat, at sa team niya. Ayan, ito ang kanilang Facebook page, ann.co. Maraming salamat for a job well done. Ayun, nag-ano na si Mayumi sa atin. Thank you so much for a job well done, guys. I really love how my house look right now. Para na akong walang utang sa bangko sa ginawa ninyo. Ayan. Huwag nyo na lang itanong ang details. Pero at least, priorities in life, yun muna ang uunahin natin. Ayan. So, like I said, this is my sitting area. Dito natin i-welcome ang ating mga bisita. Pero dapat magdala naman kayo ng merienda pag minawagkamo kayo dito, guys. Ayan, meron tayong patropilo na sana after isang buwan puti pa din. Alam niyo naman dito sa bahay natin, may mga kulot tayo. And meron tayo ditong 2 libro na parang feeling natin bookworm tayo. Pero ito guys, decoration lang pala ito. Oh, sa loob pala nito ay karton ng gatas, karton ng nido. Pero okay lang, ninyo naman alam, no? So we have 2 and then, guys, may pa flowers si madam ninyo. Oo, ganito pala ang feeling ng bahay na may bulaklak. Patay lang siya, guys, kasi patay ng ano natin, ng relasyon. Pero okay lang yan. Palitan na lang natin ng buhay next time. So, ito ang ating living room. Ito yung TV na nabili natin. Sa shout out dyan sa All Home, sa lahat ng mga staff na tumulong sa akin at pinagdikdikan ako dito sa TV na to. Maraming salamat sa inyo. Ayan. I also have here this very nice detail na dinagdag ng ating interior designing team. Asa na nalipot ako ng electric fan? Ay, nasa likod. Okay, lagay muna natin si Mayumi. Alright, let's go to this side. Ay, wait lang. Mamaya na lang yung side na yung favorite natin. So, dito muna tayo sa bedroom number 1. Bedroom ni Mama. Ay, puto nga. Ang hirap talaga ng... Ayan. Okay, di ba? Isama na lang si Mayumi, guys. Akala ko matutulog siya, pero parang... Okay. So, in this room, ito yung ating room number 1. Ito ang room ni Mama. Pasok tayo sa loob, guys. Let's go. Ito ang room ni Mama. Alam niyo, sip-sip ako kay Mama, guys. Kasi siya, mahal niya yung mga apo niya. At least, minsan naman nakapag-self-love ako, guys. Pagandyan si Mama. So, lagyan natin siya ng napakagandang kwarto. What's good about this room?
You want to breastfeed? What's good about this room is, wait lang, breastfeed sa ako. Wait lang guys. Ayan lang, parts. Okay. So, etong kwarto ni Mama, ayan, nag-take two tayo kasi kailangan natin asikasuhin si Mayumi. Ay, may microphone. Wala pala akong microphone. Tayo guys, kasi kailangan kong asikasuhin muna si Mayumi. So, eto, like I said, is the bedroom of our beloved nanay. Ang nanay ng kanunga, ang nanay sa, sana siya guys, ang nanay sa kanunay ba? Tama ba? Ang Bisaya. Kanunay Panabang. Kalimutan ako sa kong Bisaya. Ang nanay sa kanunay Panabang. Ito ah. Dagang salamat, Mother. I love you. Shout out, Mama Dina Aranda pa rin yun. Dagang salamat, Mama, for loving us. And of course, for being there sa lahat ng mga apo mo, hindi matatawaran. Kulang pa itong bedroom na to. Aba! Mamaya magsabi si Mama, kulang talaga yung bedroom na yan. Dagdagan mo naman ang cash. Mother, bankrupt pa gali tayo. So this one here is, maganda to siya guys, kasi the instruction I said to the interior designer is talagang functional. And child-friendly dapat yung aking bahay. So, para maging functional siya, syempre, it needs to have hidden storages at saka extra bed. Kasi marami kami, guys, isang batag yun yung pamilya namin. Kailangan namin ng maraming extra bed. Ayoko na wala ang matunugan yung mga kapatid ko kapag pumupunta dito. So, I requested for a pull-out bed instead of double deck. Kasi for me, never ko nagustuhan yung double deck, yung akyat baba. Feeling ko stressful siya. Hindi lamang sa mga bata, pati sa mga adults. Okay? So maganda na meron siyang pull out. Dadagdagan na lang natin ng mattress. And eto yung kulay ng bedroom. Very simple lang siya guys. No? Makita lang niya dinagdagan ng details sa wall, na wallpaper. And then isang frame on the side. At saka puting cover para ma-feel naman ni Mama guys na kahit nasa bahay siya, para siyang nasa hotel. Yahoo! Sabi ko kay Mama, alam niyo yung Mama ko guys, hindi niya nilet go ang damit niya simula noong 1960s. Lagi niyang dalas, matatakot ako dito, baka mag-give up to kwarto na to. Hindi kasi si Mama nag-let go ng mga gamit niya guys, ang dami-dami niyang gamit. Kaya ngayon kailangan muna namin mag-meeting the advance eh. Next, punta tayo sa next na kwarto. This is the kids' bedroom. Ayan. Sa bedroom ng mga bata, pwede ditong tumabi si auntie. Kasi katulad ng first bedroom, meron to siyang pull-out bed. Another pull-out bed dito na side. Ayan. So, may pa-pull-out bed dito para sa matutulog. So, pwede si auntie tumabi with the children kasi bata pa naman yung mga bata. Or, pwede din siya sa pull-out bed. Whatever works for them. Ayun, chill-chill lang. Ang importante sa akin is, komportable ang lahat na matutulog dito sa bahay. Kasi like I said, this is my first ever house. Maluha-luha ako guys nung nakita ko yung pinakaunang bill ko. Kasi never ako naka-feel na may bill na nakapangalan sa akin. Except dun sa mga ibang utang natin, pero yung bill talaga ng kuryente, ibig kasi sabihin nun, meron ka talagang bahay. Or at least, alam mo yun, na sa'yo talaga. So, dumating yung unang electric bill ko dito, talagang nakapangalan na sa akin. I'm very, 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 very proud. So, ngayon, ayan, nalagyan ko pa ng Amorseco dito. So, ngayon, eto lang yung kwarto ng mga bata. Wala naman akong planong ilagay dito na marami, other than the built-in closet. Yung built-in closet kasi, we are planning na ilagay dito. Bakit ko siya i-built in? To maximize the space. Kasi ayoko ng cabinet na bukas. Magbubukas yung traditional na cabinet natin kasi nagte-take ng space yung pinto. So, I requested for them to do a built-in closet na sliding door. Ayun. Palalagyan ko ng salamin pero hindi ganun ka-full ang salamin. Konti lang. And bakit built-in? Para lahat ng gamit ng mga bata, hindi na kailangan fina-fold. Either ibabasket yung pangbahay nila and then ihahanger yung pangalis nila na damit. I think that is much more manageable. Hindi lamang sa kay Auntie Christine, kundi para sa mga bata. Para matutunan nila na sila na lang yung gumawa ng mga ganong klaseng bagay. So nalagyan ko ng Amorseco guys, kasi galing pa ako dun sa kasabutan bago ako pumunta dito. Agay. Ayan, kahit na saan ka man umabot sa Amorseco, pwede nang bagsak mo guys. Kalasangan pa rin kami nang galing. Ayan.
So let's now go to the final, okay, toilet. Alam ko marami nang tatanong sa inyo, madam, patingin ang toilet mo. Okay, papakita ko sa inyo yung toilet ko, guys, kasi I remember we grew up in a very, very humble beginning. Our bathroom is just a squat toilet na sa lupa, diretso. So ngayon, pasok tayo sa aking bathroom. Ayan. So yung bathroom / toilet, malinis siya, guys, kasi the interior designing team also clean up the house, pero kailangan natin ng double cleaning bago lumipat para talagang thorough at walang alikabok. Alright, mag-move akong voice. Okay, so this is the bathroom / toilet. I love the detail they put here. Kasi plano ko lalagyan ko dito ng shower curtain para hindi tumagos yung tubig dito. And it is safe for the children na lumabas-pasok sa CR. Kasi hindi siya madulas or basa. So ganito lang siya, guys. Alam niyo, ngayong mga panahon na lang ako na-expose na pwede pala malagay ng picture frame sa toilet. Ayan, guys, oh. Ilagay ko siguro dito yung picture ng tao na may utang ako, ay para lagi kong remember na bayaran yung yung utang ko. So ang ganda, kasali na yan sa ating interior designing budget. Next, let's go to, I know, ang pinakahihintay ninyo ay ang ating, wait lang guys ha, ay ang aking master's bedroom. Ayun, ako din excited ako ipakita sa inyo. Pero ako kasi, guys, as my personality, simple lang talaga yung gusto ko. Ayoko na madaming kulay, ayoko na maraming patterns, ayoko na maraming kalat. And I really envisioned my home that way. I envisioned my space that way. So, the way they did my bedroom, I am happy and I'm very, very satisfied. Once again, thank you, Ma'am Anne, for the job well done and for putting your expertise into my own special. Salamat, Madam. So, let's go, guys. Pasok tayo dito sa loob. So, finally, this is my master's bedroom. Pasok tayo, guys. You are welcome. Ayan, I think doon kayo banda, guys. Ayan, para makita ninyo. Ayan, magaling sumunod sa instruction yung mga people natin. Okay, so this is finally my master's bedroom. Sana nagustuhan ninyo. I love the color kasi I remember when I was still just asking and inquiring. Sabi ko kay Ma'am Anne, wala akong masyadong instruction. Sabi ko lang sa interior designer is, you can put your expertise and decide what is best sa bahay ko. Ang importante lang sa akin, at least meron tayong shades of green. Kahit ano dyan, kahit gaano kaliit, basta may green. So dito nilagay ni Ma'am Anne, meron tayo sa may lamp, meron siyang shade ng green. I believe it is moss, pero lighter. And then this one also seems like gray-blue, but for me, it's a good combination. And then she also opted for a cream bedding. I love it kasi wala siyang print. I like it so much. So, napakaganda, of course. And then, meron ako mga simple drawers dito sa gilid. Etong mga drawer na to, guys, mostly ang malalagay ko dyan is libro ng mga utang. Ang listahan ng mga bumibili ng gold. At saka, syempre, ang aking mga thoughts and imagination sa aking mga business and everything. Maybe some photos of the children. Abang, daming arte, daming hanas. And dahil ayaw natin na mag-amoy pawis yung kwarto natin, guys, binilhan naman natin dito ng vanilla. Sobrang pango. So, hindi lang siya looking so nice, but it's also going to smell nice. So, iyan. Tingnan natin. Ang ganda yan yung kanyang light. Oh, and I did not mention na lahat ng kwarto, ang kanilang mga lights ay tatlong lights. Ayan. So, this is, by the way, guys, mention ko lang, ang ganda na nagpapa-breastfeeding kasi kahit anong gawin ko pwede dahil andyan naman si Mayumi. So, anyway, eto ay ang lights natin. Ayan, guys, tingnan ninyo. Very nice. Simple lang siya and very minimalist. And yung mga lights natin sa lahat ng kwarto ay in 3 different shades. Let me show you an example. So, yan ang ating isang kulay. Then, there's also this warm white. And lastly, we have this night light. I really love
how this night light feels. Kasi in the night, kapag pagod na pagod ka, parang feeling cozy, guys ba? Yung parang feeling mo, pwede ka na dito matulog at kalimutan mo muna yung mga utang bells mo sa mundo. Pero this is a really good move. I love it. I really love it. Gusto ko yung light na ganyan lang kasi hindi ko talaga din ma-imagine na yung light natin masyadong bongga. Tapos, ayun, wala na pala tayong budget sa pagkain natin for the next week, no? Okay, so punta tayo dito sa gilid. Ah, sa gilid. Sa bathroom ko naman, there's not much difference sa toilet. Buksan natin. Ayan. Welcome to Princess Higa's Toilet! Nasira ko ngayon sa first day pa lang. Okay lang. Okay, nasira natin yung tissue holder sa first day. Anyway, maliit lang kasi yung ating toilet. Parang 1 meter by 2 lang siya, right? 1 by 2. Para siyang rectangular na 1 by 2. I-drawing nyo na lang sa utang. So dito gagawin ko the same thing. I'm going to put a shower curtain. Maliit na lang talaga yung space for the shower. Pero the main reason why is ayoko talaga mabasa yung floor. Dahil nga yung mga bata natin dito, guys, they are very precious to me. So ganun pa rin yung ating style. Ganyan pa rin yung kanyang setup dito. Just like the shared bathroom. And now for the final and the best part of the house. Ayan. Tingnan natin dito na side. Tatapin natin to. Okay. Alam ko nakikita ninyo to, na-notice ninyo to, bakit merong ganito. When they started the interior designing of the house, talagang nag-request ako na gusto ko ng space where I can put our family photo. That I can see it every day. O, di ba masyadong emotional? Kasi dyan na naman tayo humugot ng lakas sa pang-araw-araw, yung ma-remind tayo kung bakit tayo laging bumabangon at lumalaban. So this is my space for the photos of my family and my children, sina Kulit-Kulot, ayan. And other than that, ayan lang yung decoration niya, guys. Ang ganda lang kasi sobrang simple. And this wall is also changed into this green, shade of green color. Sabi ng interior designer, mas green daw to wear. So, yeah, moss green siguro, pero lighter shade. Kasi moss, I think, dark a bit. Anyway, whatever. Basta maganda siya. I love how it looks. And eto yung kanyang details. Ayan. Pinagdagdagan natin ng ganyan para hindi siya flat. Alright. Last but not the least, you guys, ang pinaka the best. Kung pwede na siyang hindi galawin, kung pwede pa lang na hindi ko siya galawin, na ganyan na lang siya forever. Pero imposible naman, no? So, come with me as I show you my kitchen. Sorry, sorry pala. I show you my dining area. So, this one here is my our. Hindi pala ako single. This here is dining area. So, meron siyang 6 na seats. Though hindi child-friendly ang mga upuan na napili dito ng interior designing team. Pero I really love it. I love na meron siyang texture at iba yung kanyang shape. It looks so nice and it goes so well kasama yung ating table na merong glass. O, di ba table pa lang, guys, parang bawin-bawin na ako sa binayad ko sa kanila. So, ganito yung setup namin pagpasok kagabi and I was really surprised. I fell in love with the setup. It looks luxurious. Pero, yan, luxurious siya kasi meron ganito, guys, diba, sana all makapag-buhay na dito sa bahay natin. Pero I love it kasi my sisters, they like to have, they like chill time. Ako okay lang kung dito lalagyan natin ng Coke or Sprite. Pero tingnan natin ang malapitan, come. Ayan siya, guys, tingnan ninyo. Mga kutsara, ang madami ninyo, guys, First time mong magkutsara ng gold. Okay, ang ganda. The glass, the table itself is a glass on the top. And syempre, guys, kapag pasosyal tayo ng konti, gumamit tayo dito ng tatlong plato kada tao. Isa para sa kanin, isa para sa extra rice. Isa para sa ulam. May pa extra rice pala.
And, eto, napapansin ninyo, ay ha, dito sa gilid, meron tayong pa-neon lights na para lang tayong mag-disco every night. Hindi ako mahilig sa nightlife, not unless it's with my siblings, kasama yung mga kapatid ko to have some dinner and listen to some really, really good live band, relaxing live band. Pero other than that, hindi ako palalabas sa gabi. But this one gives me my own personal nightlife vibe. Na very private and I can just enjoy myself here while drinking my Coca-Cola together with this light, guys. So I like this touch kasi ginawa niyang fun yung boring na wall. Hindi ko alam paano pumasok ito sa kanilang ano no, sa kanilang idea. Pero I like it. I like it. It's like me having a lot of responsibilities but then in the corner of my of myself, meron tayong fun part. Oh! Sana ako marunong mag-explain ng fun part sa buhay natin. And then, when she asked me kung cortina ba yung ilalagay natin dito, sabi ko, it's up to them. But then, I remember the kids loves playing sa cortina. So sabi ko, ano na lang tayo, mag-Korean blinds. So eto yung napiling Korean blinds na kulay. Sobrang ganda din niya, guys. Hindi siya mumurahin kang, guys. Pakita ko sa inyo. Ang ganda ng Korean blinds na pinili ni Ma'am Ong. Ang ganda ng kulay niya, ang ganda ng kanyang shading. And ang ating lights para dito sa dining area ay ganito siya, dalawa. Gustong-gusto ko siya kasi wala siyang masyadong etchos na balance niya kung gaano kabongga ang ating table setting. Ganun naman kasimple ang ating lights sa taas. I love that! Thank you, Ma'am Ong. And then, ito ang ating empty kitchen. This is just for few preparations like prutas, konting snack here and there. Pero yung likod natin na kusina, yun ang gagamitin natin for our heavy cooking. Then, ito guys. Actually, ito plain lang to the wall. Pero dinagdagan nila ng accent. So, it really makes a difference. Sometimes we think, eh, kaso brown simple lang man pala niya. O, kahoy lang man niya nagidikit. Pero guys, believe me when I say na pag nakatayo ako dyan sa gilid ng bahay ko at nakikita ko to, it really makes, this detail makes everything special on this part. Kahit ganyan lang siya kasimple. Okay? And, ayan, hindi ko na-mention sa inyo na yung aking sofa ay synthetic leather para madali siya napunasan pag maihian ng mga kulot ko, guys. Alam niyo naman yung ating mga anak ay 4 years and under. Meron tayong isang lamp details dito. Ganyan siya, white. Sobrang simple lang din niya, pero I love how it completes the whole look. And then, eto meron tayong napakagandang accent chair. Accent chair daw tawag nila dito, guys. Ang ganito. So sabi ko, ano, parang makita mo siya na hindi naman siya the same ng other sofa, pero it completes the whole look. And shout out na pala, i-flex natin itong ating rug na may buhok-buhok. Ayan. Ang ganda kasi meron siyang texture, hindi siya boring tingnan. And lastly, when you look up, makita niyo, aba. Sabi ko, madam, ang ganda naman ng ilaw mo dito, madam. Oh, parang malipong malako dito kasunod. Sobrang unique ng ilaw natin, guys. It's actually the first thing I saw when I entered the house kasi agaw attention talaga siya. So sometimes we think na yung ating ano magtawag mo dyan, center or apple of our eyes nasa baba. In this living room, yung apple of the eye natin is nandun sa taas. Ang ganda niya, guys, kahit pumagsak sa inyo yung ilaw, hindi kayo mapapay dyan kasi magaan lang siya. So, ayun guys, ang aking bahay episode! Sana nagustuhan ko ninyo, sana nag-enjoy kayo, at sana na-inspire kayo kahit papano sa dahan-dahan na pag-aasikaso ko sa aking pamilya dito sa Pilipinas pagkatapos ng aming mga teleseryeng buhay sa Africa. Ayan, syempre, babangon tayo, dudurugin natin sila, guys. Okay, dudurugin natin in a nice, positive way. Ayun. Once again, you guys, maraming salamat. And like I said, stay with us as we share with you the kwento-kwento ng aming buhay as inyong single nanay ng aking apat na napaka-cute na kulot, si Kuya Kahil, si Kulit Kulot, si Chico Chico, at syempre with our
Mayumi. Ayun, maraming salamat everyone. We love you and we are grateful na sinamahan niyo kami sa kwento ng aming buhay hanggang ngayon. Ayun. Maraming salamat everyone and let me know what you think. Please mag-send kayo ng message down below sa comment section or ask me anything. I will try my best to answer. And yeah, the next video you will see is me celebrating my home, celebrating my space quietly alone. Hindi ko lang alam kung magagawa natin yun kasi sobrang busy ko talaga. But those are the things I wanted to do. I want to celebrate this space with my family. I want to enjoy this space alone and alone then with the people I love. So ayun, maraming salamat guys. And of course, para hindi ninyo mamiss ang susunod nating kwento-kwento, huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, at paki-jogbag na rin dyan ang ating bell button para lagi niyo kami nasamahan. Once again, we love you everyone and I'll see you on the next episode. Kaboom! Remove your shoes. Wow! Wow! You will transfer now? You will sleep here now? Another one. Chico, come inside. Wow. Mom, okay. Can we see our room? Sana all. Okay, let's go inside. Wow! Nice kay color. This is your color. Nanapod. Nanapod ka, baby. Try no kayo sa imong dress. It's your color. Oh my gosh. Nice. Nice. Very beautiful. Wow. Oh, see? Asan ang dabong? Kay mga unta. Wow. Wow. Lalaki na lang ang kula. Maswerte po na ang lalaki na naman. Siwa po niya na siya i-park ng ano, paint na, fully paint. Wow, nice. Let's see the bedroom. Okay. Mama pa lagi. Ang muna siya. Asak pa siya, Ana. Ano tawag niyan? Led light. Led light. Cute ga. Cute ang effect. Kid friendly. Ayaw ko ng table ng ating kayo paayos akong table na lipay. Yes, very nice sa table. Wow. Wait! Come and see your bedroom. Go, 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 go to your beds. Wow. Festroom. Uy, dito na nakabutan na itong ano, picture, family photo. Ay, ay, dyan, okay. Okay, photo lang. 3, 2, 1. What a beautiful room! Mom, I want to see our room. Nice. Oh, so this nice. Is Mama's bedroom. Okay, our bedroom ni Mother. Uy. Ah, kay Mama ni? Oo. Okay. Sana El. Look at your room. Siyempre, best friend sila ni Kikit. Dapat na ice space si Kikit sa baba. Look. Yes, wow! Wow! Sip-sip. Ah, sip-sip. Ang mga sip-sip diri, guys. May headboard talaga, guys, para may hawakan. Beautiful. Let's open. Okay, let's open. Wow. It's for the kids? Yeah. Oh, very nice. Kobe, this is so nice. I will get this room. You get this room. This is mine. I like it here. Wow. Let's go to the bathroom. Oh. Mama, can I see Mom? I'm excited kay si Kobe. Okay, there. Mama, cute.
Cutie cutie. Yeah, yeah. Yeah, accent. Wow. Ta-da. And this one, the best is yet to come. The master's bedroom. With free ano? With free may lalaki diyan. With free macho dancer. Wow. Oh, this is my bed. This is my bed, Calvi. Whoa. Very, very nice. Very, very nice. I love this. I so love this. I so love this room. Very nice. Eto, guys, yung master's bedroom ni Princess. Alam nyo ba anong kulang? Mga, ba kayong room ni Prema? Tara! Wow. Nice ka, ay, ha? Oh, dapat isaka gamay, no? Butangan na niya frame, diha. Ya, table ka din na ka. Dari na dyan, mag-date na ta. Wow. Dari na, Jean. Kain na, asan ang dabong?